kung inyong pelikulang para kang papamod ay dapat reunion ito ng Guapings. Nasaan si Joe Marillana? Nagkatagpuan kami, kaya hindi sila kasama. Kaya siguro sa biruan na hindi maganda. Nawala ka yung showbiz dahil may nahuli. Akin talaga wala akong kasalanan, Tamorli. Kaya buong time na nasa kulungan ako, as in talagang depressed na depressed ako. Pero itong nakuha sa'yo, sinasabi mo ngayon, wala? Wala talaga nun. Yung lahat ng buong pangyayari, Tamorli, kahit yung checkpoint, wala naman po talaga checkpoint. So hindi totoong nahulihan ka ng ilang kilo na rin? Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang araw, tanghali, hapon, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. At this time, sobrang happy, sobrang saya dahil kasama natin si Mark Anthony Fernandez. Good morning. Hello! Sa wakas, nagkita tayo. Oo. Again in person. Kumusta ka na, Mark? Basihan naman po, sobrang kasalamat ako na tapos na yung COVID. Eto ngayon, may pelikula naman po kami. Sana tangkilingin lang ang December 13 po, para kang papa mo. Para kang papa mo. Pero Mark, bukod dito sa iyong pelikulang Para Kang Papa Mo, ang dami-dami mong mga ginagawa sa Viva. Ano-ano ito? Katulad nung pelikula namin with Claudine Barreto, nasa Viva One na rin po siya, yung Deception, directed by Joel Lamangan naman po. Itong inyong pelikulang Para Kang Papa Mo ay dapat reunion ito ng Guapings. Anong nangyari? Bakit parang kayo lang dito ni Eric Rotuso ang nakasama sa pelikulang Para Kang Papa Mo? Nasaan si Joe Marillana? Bali, ang naging rota ng kwento, hashtag, tsaka semi-Guapings, kasi nga wala po si Joe Marie. Ang pumalit po si Jow. Siguro dahil sa mga konting kailangan i-plant siyang gusot. Pero naayos naman din po. Siguro this coming year makagawa kami. Basta anytime soon sana makagawa kami. Isang direktang tanong, may tampuhan ba kayo ni Joe Marie? Nag-aayos na kami. Pero bago nito, nagkatampuhan kami. So ibig sabihin nung hindi pa ginagawa ang Para Kang Papa Mo, nagkaroon kayo ng tampuhan? Before that, kaya hindi sila kasama. Kaya hindi sila kasama. Pwede mo malaman kung ano yung tampuhan? Malalim masyado. Mahabang kwento. Pero siguro, ano lang, misunderstanding. Paano na-patch up ito? Tumawag naman po siya, tapos nilabas ko yung sama na loob ko. Nag-explain naman siya, hanggang sa nalapat naman din po. Ano yung sinama ng loob mo? Konti lang. Mahirap magbigay ng hint dahil sobrang lalim, pero siguro sa biruan na hindi maganda, mga ganun po. Ay, nagkabiruan lang kayo. Baka ganun po yun. Napikon ka o napikon siya? Ganyan po, malapit-lapit po doon. Opo, opo. Nagkabiruan na. May pangihinayang ba dahil hindi kasama siya rito? Siguro blessing in disguise para lalo pang may kasunod yung talagang buo naman yung gabing. Mark Anthony Fernandez, isang alaala, isang kwento, isang bukas na aklat, yung mga panahong nagkaroon ka ng problema, dumating sa punto ng buhay mo na nawala ka yung showbiz dahil may nahuli. Ano yung natutunan mo doon sa pagkakatulong mo? Mas gusto mo dapat na tahimik na buhay, kasi yung magulong buhay. Mas isipin mo na lang lagi na mas maganda nasa shooting set ka kaysa nasa ibang lugar ka. Nasa kulungan. Opo, mga ganun. Opo. Ilang buwan ka sa kulungan? 1 year, 2 months, ganyan. Ano yung mapinagdaanan ko? Kasi iba po, nung nakulong natutuwa pa, siguro napaaway, nanalo siya away, kaya nakulong. Yung akin talaga wala akong kasalanan, Tamorli. Kaya buong time na nasa kulungan ako, as in talagang depressed na depressed ako. Tapos nagsabay-sabay, problema ng bukod sa nakulong, parang meron pa ibang pinaproblema. Siguro parang love life, so sunod-sunod. Sunod-sunod. Pero itong nakuha sa'yo, sinasabi mo ngayon, wala? Pero meron. Hindi, wala talaga nun. Yung lahat ng buong pangyayari, Tamorli, kahit yung checkpoint, wala naman po talaga checkpoint. So hindi totoong nahulihan ka ng ilang kilo na rin? Hindi, bibiling ko pa lang. Makikita pa lang. Pero yung buong kwento nila, iba dun sa tunay na pangyayari. Ano ba itong kwento nun? Ang tunay na pangyayari nun, Tamorli, bibili pa lang ako. Tapos, hindi ko pa nahahawakan yung item hanggang sa may dumating, umalis ako. Pero walang checkpoint. Parang ganun. Isinasabi nilang tinakbo yung checkpoint. Tapos, hindi, makikita. Hindi pa nahahawakan. Yun ang tunay na kwento. Ilang kilo yung bibili mo? Totoo bang 1 kilo? 1 kilo talaga bibiling ko. Dahil hinintay yung visa ko. Tapos yung visa hanggang sa yun ang nangyari. 1 kilo kaya ikaw lang ba magsasabi? Nakatago lang, nakastack lang. Pero luckily, butin lang ngayon. Katulad ng CBD, Tita Marley. Di ba nililegal na? Tapos as in malapit na siyang maligal. Sa Bangkok, legal na siya. Dito, pananaw mo, sa palagay mo ba dapat ilegalize na ang marijuana rin sa
Pilipinas. Bakit? Dahil mas talakas ang ekonomiya natin, pang-commerce din po, pang-medical use. Tapos pansinin mo lahat ng mga successful people, kung ano yung recreation nila, meron din silang ganun, bukod sa alak. Kumbaga mas masama pa nga si Grillo kaysa sa damo eh. Naunahan lang na nahindian yan eh. Kumbaga parang dun yung ginawa nilang pioneer. Nagkaroon ng tyranny o sweet attack doon. Pero dapat doon, from day one, maligal na yan. Isang direktang tanong, gumagamit ka pa rin ba ng marihuana? Pinaglalaban ko po yan, advocate ko yung Tita Morley. Siyempre gusto ko maligal yun. Pag recreation, talagang, kumbaga, minsan yung gusto mag-alak, ganun na lang. Or vice versa, alak minsan. Pero ano lang po, pang recreation na lang. Hindi para kung ano. Mark, anong natutunan mo sa pangyayari mo nung mahuli ka? On go, Tita Morley. Ang dami palang sa ibang place, may mga pagkakataon. Akala ko nun, obsolete na yung scene na Benny Paul Sweetness sa kapwa. Nung time na yun, doon ko na-realize na meron palang ganun. Kasi yun yung nangyari sa akin. Mark, kapag ka nasa akin nakikita ka, maraming tao na sinasabing, ay, addict si Mark. Ay, bad influence si Mark. Ay, hindi dapat gawing idolo si Mark. Mark, kaano ka sa akin para sa'yo? Ako, parang ginagamit ko lang pong tool yun para to prove myself na wrong sila. Kasi sa ganun, ang layo. Makikita mo naman sa itsura. Ako, sobrang athletic ko po, Tita Morley. Ito nga yung huli, kasama ko yung mga PBA legends. At saka malakas ako kumain, masigla ako kumain. Malayo ako sa ganun, Kaya gusto kong malinis yun sa isip ng tao na hindi ako ganun. Na isa po akong artista, virtuous, nag-a-athlete din po. Good guy. Napaka-pitid mo. Opo, anong ginagawa mo? So, puro insight yan, Tita Morley. Pure motivation. Tamang tulog, tamang kain. Mark, buti, bukod dito sa marijuana, hindi ka gumagamit ng ibang droga. Hindi po. Bakit? Yung sinabi ko po dati na ginamit ko po siya para sa yung sa Rayuma. Totoo po yun, nung bata ko. Kasi 21 years old na ako humawak nga eh. Rayuma at saka sa bulimia. Yung bulimia ko dati talagang nagsusuka ako. Pero nung after nun, hindi na ako sumuka. So, mula nun, after 21 years old, talagang naging loyal na ako sa kanya. Naniniwala na ako sa kanya na mabisa siyang gamot. Ano ba tama niya? Parang alak lang din po. O mas mellow. Parang red wine. Pero hindi tumataas. Ano yung sinasabi pag nakaganyan ka raw? Tawa ka lang. Oo, ganun. Tamang mabait ka. Tamang mabait. Walang, alam mo yun, tamang kain ka pa. So, anong masama doon? Walang masama doon dahil tamang mabait ka eh. Hindi kayo violente. Oo, di ba? Yung ba pala tama? Yun. Kaya nga, di ba, kahit sa Muslim country, Tita Morley, legal na siya sa bangko. Naunahan pa nga tayo. Kasi yung Catholic Rizal, sinasabi Rizal, yung ingat sa mga sweet attack. Yung minsan, ang daming sinabi, mukhang maganda, pero yung buong kabuuan pala nun, mali naman. Saka si Rizal, mulat sa poll, pinaglalaban niya him. Kung babasahin mo yung mga artikulo ng Rizal, ang pinopromote daw ng mga tao dati, gano'n si Garillo, alak, pero iniwas nila i-promote yung hemp, yung kumot ng Baguio. Lagi ano ng Rizal yan? Si Rizal nga po, yumaman pa sa pagbibenta. Bago niya tinilikuran yung yaman niya, nabuo niya yung yaman niya, gamit yan. Yan ang binibenta niya. Parang hindi ko alam yata yan. Totoo yan. Sa Zayde po. Hanapin niyo po Zayde. Yan ang tunay na buhay ni Rizal. Ito yung si Rizal to? Hanapin niyo po Zayde. Nagbebenta siya ng marijuana? Oo. Talaga? Ako. Kaya siya nakabili ng malaking lote bago siya naging mabasa ulit. Para sa impormasyon ng ating mga viewers. Hanapin nila, makukuha nila sa Zayde. Libro ni Zayde. Zayde? Oo. Tapos? Basahin nila po yung Zayde. Na nagbenta ng marijuana. Oo. Oro lumungi ako makapaliwala. At pinaglalaban ni Rizal ang marijuana. Pinaglalaban niya. Gusto niya maligal ang hemp. Hemp ang tawag niya. Hemp. H-E-M-P. Pero ikaw, ngayon sabi mo nga, okay lang yan. Kumagamit ka pa ba? Hindi na. Pinaglalaban ko yan. Pinaglalaban mo? Oo, pinaglalaban ko yan. Siyempre, parang tobacco product yan eh. Imbes more of drug. Mas more of tobacco regulation siya. Malayo siya sa drugs. Mas tobacco siya para sa akin. So, nananawagan ka? Ano panawagan mo? Sa kongreso, siyempre, na sana mapabilis yung proseso na maligal na, pati recreational. Kasi magiging malaking tulong yan sa commerce natin. Siyempre, lahat naman siguro pinapaginip na magkaroon ng Disneyland sa bansa nila o Universal Studios. Habang wala pa, yung palang plus factor ka na eh. Paano kung magka-universal pa tayo? Magka-diesel pa tayo? Hindi kaya maging addict ang buong Pilipinas? Hindi, kasi kaya din siya naligal, Tita Morley, dahil hindi siya hinahanap ng dugo. Patulad ng iba, alak na hinahanap pa ng dugo. Ito, hindi siya hinahanap ng dugo. Kaya siya naligal din sa Amerika, sa bangko. Dahil hindi siya addicted. So, hindi Pagkala, tumigil ka nun, hindi ka manginginig yung mga ganun. Wala kasing akong alam ganyan sa ganyan, Mark. But anyway, Mark, iwanan natin yung droga. Bakit ka ba nawala sa showbiz? Hindi naman po ako nawala. Yung dati po, nung ilang pagkakataon, hinayos ko muna yung pag-aaral ko. Pero nung isang beses, inalagaan ko yung kapatid ko nang aksidente siya. Hindi naman
po talaga ako nawala. Nung ilang beses lang, siguro hindi lang kasing visible. Nag-aaral ka saan? Anong course? Vocational course sa PUP. Computer Trainer Program. Basta kung ano po yung mga dapat ko ayusin sa dati. 1990s pa nangyari. Kailangan lang natin ng follow-up ng mas magandang proyekto para lalo pang gumanda yung mga proyekto natin. Nakatapos ka ba ng pag-aaral, Mark? Drop out po high school. Pero drop out high school. Vocational. May panghihinayang ka ba dahil hindi mo natuloy-tuloy ang pag-aaral? Hindi naman po. Tingin ko kanya-kanyang pong gift yan galing kay God. Kasi marami naman pong successful na tao na drop out din po. Katulad ni Pierce Brosnan, Walt Disney himself, Shakespeare, di ba? So kanya-kanya lang po yan. Pero ang akin, kailangan ko yung mga credentials na yan. Kaya inaayos ko din po. May panghihinayang ba dahil hindi mo natapos yung academic mo? Hindi naman po. Kasi through academe din, like through PE, through sports, may mga nagawa ko in my diary sa synopsis ko naman or thesis ko. Lalo lumakas yung thesis ko, hindi ko magagawa yun kung wala ko sa oras na yun, ng panahon na yun. Katulad sa sports, sabihin natin na nakasama ko yung mga PBA legends para makilala ko siya, makasama ko silang ganun. So wala nang pagpanginahin, plateau lang po. Bakit hindi po natapos ang high school? Ano ang rason? Talagang gusto ko hanggang second year lang. Opo, tapos talaga. Yung dahil sa nag-artista ka na? Maging second year ako, hanggang sa solo na lang ako mag-isa. Kumbaga, magiging wide reader. Hindi ka ba pinilit nila? Alma hindi nila? Hindi mo po, kasi positive po ako dahil wide reader po. Wide reader ka? Opo. Kaya parang ang inisip mo, parang hindi mo na kailangan mag-aaral. Hindi naman po, kailangan mo yun. Pero through your time and space, through your structure, para madepensahan mo din yung projects mo. Kumbaga, merong element of surprise. Mark! Kasi may lumabas na kay Boy Abuta. Sino na una sinyo ni Eric Rocuso na naging girlfriend si Claudine? Si Eric. Si Eric muna ang naging... Pero puppy love lang. Sa'yo, paano ka pumasok doon? Nung ano na po, as in, wala na po sila sa picture. Mga 3 years after, gumawa kami ng pelikula. Hanggang sa nagkagustuhan kami. Pero nagpaalam pa kay Eric noon? Hindi, talagang wala-wala. Hiwalay na sila noon. May closure na sila noon. Gumawa kayo ng comeback movie ninyo ni Claudine, di ba? Opo, Deception. Kumusta na? Sa Viva Max po siya. Ngayon, siguro mas lalo makaabot ako sa maraming tao na panoorin po nila yung Deception with Claudine Barreto, Viva One po. Parang haring-hari ka ng mga Viva. Gumagawa ka ng, oy Mark, nadoka ako sa'yo. Nagpa-sexy ka. Opo. O bakit ka napapayag maghubad? Blessing in disguise din naman, Tita Morley. Dahil, di ba nung tumaba ako, so mabuti ako sa punto. Ang alam, hindi na ako pa yan. Hanggang sa buti lang, nakapag-insayo, naayos ang buti. Hanggang sa gumanda na naman, gumaganda uli yung katawan. Tsepo-tsepo naman, yung pelikula lang gagawin, may sexy. Pwede-pwede ako sa role. Nung ginawa namin yun, parang blessing in disguise din po. Kasi parang mapakita din po na hindi na siya mataba. Parang ganun. So, bagay na bagay po sa akin yung proyekto. Tapos medyo nagiging semi-sex symbol din, kahit pa paano. So, nakakatawa ng puso. Semi-sex symbol. Ano yung may pinakita? Magpakita ka dun, di ba? Opo, yung sa likod po. Sa likod mo. Sa harap, handa ka ba magpad? Hindi naman pinapakita talaga yun. Pag pinakita yun, props na lang, fake na lang. Pero willing ka? Hindi, props lang, sir. Wala nang gagawa na. Porn na yun pag gano'n. Oh, porn na yun. Kumusta ka na bilang tatay? Okay, ni Gray. Kumusta na kay ni Gray? Okay naman, last week nakita kami. Dapat nga hanggang gabi, doon ako matutulog sa kanila, para din sa Prescon. Kaso, nagahol yung oras ko sa Clark. Kaya, hindi na ako natulog sa kanila. So, nandito siya ngayon sa Manila para mag-taping para sa Channel 2 naman. Pinayagan mo si Gray, mag-artista. Nung una, ayoko. Hanggang sa pumayag na rin ako. Alam mo yun, parang ayoko pero gusto ko din naman. Alam mo yun, parang ganun yung feeling na parang stage father lang. Handa ka na ba maging lolo? Hindi pa. Lolo ka na ba kay Gray? Hindi pa. Sinabi ako si Gray na, oh Gray, huwag ka muna mag-baby. Kailangan. Ikaw muna ang baby, ako ang father. Wala mo ng baby ng iba, ikaw ang baby. Mark, ilan ba naging anak mo? Isa-isahin nga natin, kasi maraming nga nagtatanong, ilan ba naging asawa nito si Mark Anthony Fernandez? Ilan ba ang kanyang mga anak? Para sa mga kapakanalang ating mga viewers ngayon and listeners, sino ang mga napangasawa mo? Ano at sino ang mga naging anak? Bale, 5 po anak ko, 2 kay Melissa, tapos puro panganay nila. May pinakasalang ka ba sa kanila? Si Melissa po. Ay, oo, hinandudod ako. Nalala po, noon magkakasama tayo. Invited ako 2001? Sa Intramuros tayo. Nilang mo si Gilma Santos, si Mong Revilla, magkakasama tayo noon. Kumusta na ang buhay mo ngayon bilang isang Mark Anthony Fernandez? Ngayon, steady naman. Sobrang pasalamat ko lang na tapos na yung COVID, open na lahat. Ngayon, ini-enjoy ko muna yan. Ina-absorb ko muna. Hindi ako nagmamadali sa kahit anong mga nawala. So, dahan-dahan, alam ko na bumabalik siya, babalik. Pero hindi ko minamadali, alam mo yun. Ina-enjoy ko lang yung buong taon.
dahil slow na slow lang. Mas masaya po ako ngayon na okay na lahat. Nagka-COVID ka? Isang beses. Ano nangyari sa'yo? Asymptomatic. Yung wala akong lagnat, wala akong symptoms kahit ano. Pero lumabas na after nung swab, biglang tinawagan ako. Oh, huwag ka na dumaresyo sa ano. Positive ka daw. Pero ang feeling ko kasi open yung space. Bakit yung area na inaanohan namin. Feeling ko may dumap ng konting virus dun sa... Pero wala talaga ako naramdaman. Tapos sabi 4 days, pagkakala. After nun, biglang negative. Mark, marami ang nagsasabi na kung hindi ka nagpabaya sa karir mo, napakalaki na ng pangalan mo sa Shopee. May panghihinayang ba dahil naging pabaya ka ng mga panahon na yon na pinabayaan mo ang karir mo? Maraming salamat sa ganang komento. Pero hindi pa naman huli lahat. Andito pa rin ako. Kung susuportahan nila yung mga proyekto natin, eh talagang makakabawi tayo ng mabuti. Basta nandiyan ka lang, active ka, striving. Kasi dati akala nila na wala ako, kaya ganun. Pero alam mo yun, pinapahiwado siya nandito. Basta maging visible lang, walang dapat panghinayang. Anong natutunan mo sa mga pagkakamali? Dapat mas maging mabait ka sa tao mabait sa'yo kaysa dun sa maging mabait ka sa tao masama sa'yo. Ano ba yung mga pagkakamali? Minsan nagtiwala tayo dun sa mga maling tao. Tulad ng? Hypothetical na siya. Nagtiwala tayo dun. Nagkamali tayong tiwala dun. Parang ganun. Kumusta namang ang relationship ninyo ng Tita Lorna mo? Steady lang, Tita Morley. Okay naman kami, Tita Lorna. Pag nakita kami, okay naman kami. Pero siyempre, stepmother ko siya. Si Alma, kumusta na? Ang support ang binigay mo sa kanya nung barangay election? Okay naman. Though hindi ako nakatating sa Interblado noong time na yun, dahil bigla akong nilagnat. Yun talaga, may lagnat ako noong time na yun. Sipon ba? So hindi ako nadating. Pero nanalo naman siya. Butin lang. Okay, sino nga ba si Alma Moreno sa buhay ng isang Mark Anthony Fernandez? Isa pa siyang inalang? Sino ba sa pananaw mo ang isang Alma Moreno? Siyempre, mahal na mahal ko yung nanay ko. Ang pagkakilala ko sa nanay ko, yung mabait na tao yung nanay ko, magaling na tao, yun yung nanay na nakilala ko. So yun yung lagi yung dinadala. Mabait, magaling na tao nanay ko. Bilang artista? Mas nakilala ko nanay ko bilang isang magaling na komedyante kaysa magaling na dramatista. Mas nakilala ko siya bilang host, comedian. Ngayong may edad ka na Mark, may sarili ka ng buhay, may sarili kang pamilya, ano namimiss mo kay Alma? Siyempre, yung mga regalo niya. Regalo na tulad ng... Yung mga regalo. Alam mo na, siya ang nagbabaya. Dinis na ikaw bibili para sa sarili mo. Gano'ng ka-sweet si Alma? Sweet si Mama. Tsaka, ang maganda si Mama ko, hanggat maaari, hindi siya hindi sa'yo. I mean, yung sa anak niya, hanggat maaari, hindi siya hindi. May tuturing mo bang hero si Alma sa buhay mo sa iyong pagbagsak at pagbangon? Oo naman, hero ko yun, nanay ko yun eh. Pwede siya, Gabriela sila, paglalabang na, siyempre. Ako na sa tama ka. Krami. Dahil wholesome, pero meron siya minsan may mga pioneer siyang mga bagay na pwede ipaglaban para sa'yo. O talagang karapat dapat naman. Matagal nang wala sa mundo si Rudy Fernandez, pero kung may gusto ka man sabihin sa kanya, ipagpasalamat. Ano yun? Salamat ako sa lahat ng health na tinuturo niya, yung mga everyday conversation namin, yung mga cheese talk namin, yung mga chit-chat namin. Ito ko sa sports, yung health, alam mo yun, yung mga everything in moderation, nakakatulong yun eh, sa spiritual. Sa mga nagawa mong pagkakamali, sa palagay mo, kung buhay pa si Rudy Fernandez, alin doon ang pipitikin niya sa'yo? Yung magagalit sa sa'yo? Tingin ko ang papa ko ngayon ko nabubuhay, sigurado ito ang tawa sa akin. Dahil mas ibang-iba ako ngayon kaysa nung araw. Nung araw, walang nanggagaling sa akin. Ngayon, marami siya makikita ng idea o pangyayari na galing sa akin. Hindi yung parang gusto lang na makita. Ito, may impress pa siya. Ano ang inaasahan namin 10 years from now sa isang Mark Anthony Fernandez? Basta definitely, Tito Morley, hopefully, mas malaking artista tayo. Maganda pa rin mga proyekto ginagawa natin. Basta something good, hopefully, through God's blessing and will. Lahat yun, maatim natin. Paano ba magalit ang isang Mark Anthony Fernandez? Siyempre, kailangan para magalit siya, mag-isip muna siya ng 100 times at kailangan sigurado siya. Hindi siya basta papasok ng hindi siya sigurado. Paano ba matuwa ang isang Mark Anthony Fernandez? Sobrang masarap kasama. Talagang tawa tayo ng tawa kung masaya tayo. To the point na baka atakihin pa tayo sa kakatawa. Paano masaktan ang isang Anthony Fernandez? Masakit. Kailangan talaga tanggalin sa katawan dahil sobrang sakit. Kailangan exit sa katawan niya. Tulad ng paanong paraan? Siyempre may mga isang linggong inuman yan, dalawang linggo, ang kasama, ang ganyan sakit. Alam mo yan, yun yung ibig sabihin doon. May konting proseso pag nasaktan, kaya dapat di nasasaktan. Ano ang pwedeng ikagalit? Siyempre, kung ano man ang normal na kagalit ng ibang tao, ganun lang din ako. Pareho lang. Saan ka mas nasasaktan? Pag binibira ka, binibira ang pamilya mo. Pag binibira yung mahal ko, lalo na. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging bagong tao,
ano ang unang babaguhin sa'yo? Kailangan mas maging mabait tayo sa tamang tao kaysa sa hindi tamang tao para mas okay na. Last, siyempre, last question na ito. Nalalapit na ang Christmas. Ah, di ba? Pasko. Ano ang plano mo this coming Christmas? Siyempre, magsisimba. Number one, gawin yung Catholic duties. Pag nagawa yung Catholic duties, inom naman. Siyempre, isang masarap na inuman na piyesta. Yun. Anong gusto mong pulutan? Ah, pulutan? Hindi ako kumakain talaga ng pork. Pero pagkakain ako pork, chicharong bulak lang. Yan ang matinding... Yan ang gusto mong pulutan? Oo, matinding pulutan. Mga mani-mani wala? Hindi. Mani, natakot ako doon eh. Malakas ka ba uminom? Oo, pero minsan lang. Ayun na. Maraming salamat, Mark. Thank you, Morley. Thank you so much. Sa wakas, ang tagal na po namin magkaibigan itong si Mark. Baby pa lang siya. Nakikita ko na siya dala-dala ni Alma Moreno. Thank you, friend. Ang ating para kang papa mo, ano ang masasabi natin sa ating mga viewers? Sa mga nesters natin and televiewers, inaanyahan ko po kami manood on December 13 sa Sinihan Nyo, Para Kang Papa Mo, directed by Daryl Yampo. Punong-puno, siksikligling ang aming usapan ngayon. Siyempre pa, walang kagatol-gatol na umamin, nagkwento, at maraming naibulong at sinabi sa atin si Mark Anthony Fernandez. Ako po si Morley Alinyo, na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa amang panig na mundo. Yeah! Thank you! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man. Morley Alinyo. Ito ang Tundo.